Una sa ating listahan, Kahir versus Japorms. Ang ine-expect ng mga tao sa battle na to ay comedy battle dahil parehas nga may comedian side ang dalawa. Ngunit sa hindi inaasahan, nagkainitan ang dalawang battle MC. Sa una pa lang nagpapalitan na ng diss track ang bawat isa sa kanila sa oras na hindi nila round. At habang bumibitaw ng linya si Japorms ay dumura siya sa kanyang palad at sa tingin ko ay tinamaan ng konti si Kahir dahilan para mas lalong maging mainit ang tagpo. Hanggang sa nag-iba na ang timpla ng laro at ito na nga ang mga sumunod na nangyari. Kayo, mga putang ina nyo, kasama yung politiko mo, ipaglaban mo, ladlad. Matapang ka lang, putang ina mo, dahil may mga militar. Tuloy. Sige! Sisigawan kita! Bakit buhay pa ako? Di mo ko kayang ibaon! Oy! Tigun na ako sa'yo, pukin ang ina mo, boy. Sige! Mainit na laban nga pala, no? Sobrang init! Para naman sa ikalawang pwesto, Zaki kontra Romano. Galing sa panalo si Zaki kontra kay MZ sa first round ng tournament. Kaya naman ramdam na may gigil si Romano at gustong ibawi ang kapatid niya sa 3GS. Sa unang ikot pa lang ay mainit na ang laban. Parehas hindi nagpapabata sa stage at syempre parehas na gusto manalo. Umabot pa nga sa tulakan, tapikan ng kamay at banggaan at sa sobrang init nga ng laban ay napatayo pa si Sir Looney para umawat. Kung pakikinggan ng diction, bro, you're the worst. Halatang hindi ka edukado pagdating sa choices of words. Yeah! Wala kang breathing. Pagpakita ka naman kahit 1% na hiya. Di ka pwedeng i-market kahit parang palintero ka magsalita. Painit! Sobrang init sa sunugan. Sampal ko kaya sa mukha mo, tuter na. Tulak ka ng tulak, ingina ka, halatang pusher ka. Diba? Pero ang pinakamaganda sa lahat pagkatapos ng battle ay malalaman mong sa stage lang talaga yung gigil nila sa isa't isa. Makikitang nagkamay sila dahil sa dulo ay sports pa rin o yung tinatawag natin na battle lang. Kumbaga nadala lang sila dahil sa init ng laban. Pangatlo, Akata at Luxuria sa sunugan. Ito kakaiba dahil hindi lang yung magkalaban ang nagkainitan sa laro, nasama rin yung nanonood lang na si Apok. Nangyari yan noong tinira ni Akata yung uprising na grupo nga ni Sir Apok. Siyempre hindi niya ito nagustuhan dahil sa mismong harapan niya sinabi ni Akata. Kaya naman nagkahamunan ng dalawa, mabuti na lamang at naawat agad ng mga bouncer. Kayong mga Pinoy, hip-hop is me. Nakakabalas kayo sa surrounding. Tawag at fire in my belly. Mag-orgy tayo sa may round 3. Ano, iiyak ka? Labas tayo? No, tara, ngayon na. Let's go. Tara na. Sa kabilang banda naman ay naging mainit din ang laban ni Lux at Akata dahil sa mga body contact ng bawat isa sa kanila. Pero sa huli, alam naman ni Lux at Akata na parte lang to ng battle kaya makikita din natin na nagkamay sila. Habang nagkausap naman si Akata at Apo kaya bago pa man matapos ang event ay naayos din ang lahat. At sa pang-apat na pwesto, Aklas kontra kay Zero R. Undefeated si Aklas noong mga panahon na to habang debut battle naman ni Zero R. Naging solid yung dalawang unang round ni Zero R at kita na nakapokus talaga siya sa battle. Dahil kahit nandidistract na si Aklas ay naitawid pa rin niya ng maayos ang round 1 at round 2. Pero sa ikatlong ikot ay kita na naaapektuhan na si Zero R sa patuloy na pangdidis ni Aklas kaya hindi na gaanong malinis yung performance niya. At nung muli na sana niyang makukuha ang momentum ay aksidente niyang natamaan o natapik ang sombrero ni Aklas dahilan para magalit ito. At tuluyan na nga nag-choke si Zero R. Nagsilambutan, nagsikalasan ng mga nagtitigas-tigasan! May pwedeng gano'n, sorry. Sorry. Okay. Nagkulong ako sa aking silid aklatan upang hasain sa tugmaan. Ay. Oh, yung ikaw nakanakit eh, nakasakit eh. Sorry nga pre, kaya yung namahan ako to. Joke nyo yun, no? Joke nga hanggang nga, nakasakit ka niya. Aklas, ayos. Para naman sa panglima, Lord Manuel kontra kay R-Zone sa 1-up tournament ng FRBL. Bago matapos yung round 1 ni R-Zone ay aksidente niyang natamaan ng cup si Lord Manuel at hindi nga ito nagustuhan ni Lord Manuel kaya nagkaroon ng konting tension sa pagitan ng dalawang battle MC. Siyempre finals to ng tournament at pareho silang gutom na makuha ang titulo kaya ganun na lamang kabilis uminit ang laban. Pero naawat naman agad to at maayos pa rin natapos ang finals ng FRBL at sa huli, si Lord Manuel ang tinanghal na kampiyon. Rapper na chismoso at puro invento, madami na kayong gumagawa nun!
Feeling siga sa battle lang ako. Bakit? Ba't magdaman? Hindi, tumisik lang naman ako. Tuloy! Tinamaan mo ko eh. Hindi na lang ako sa pang-anim, ang G-Spot MACT versus Papeo at Melkrais. Angasan at syempre ayaw magpabata ng dalawang tandem na to. Isa pa, 2x2 tournament din to kaya mas mabigat yung battle. Palaging nakatalikod sina MACT at G-Spot sa tuwing bumabanat ang Team MP. At nandidistract naman si Melkrais at Papeo sa tuwing round ng kalaban nila. Sa huli, Davao represent ang nanalo sa 3-2 na boto. Welcome to Davao City, my friend! Mag-i-internet si Gago ay kailangan pang dumayo ng lungsod! Aba! Walang pwedeng umangkas sa biyahe! Bakit? Oon? Hindi, ano ba? Ha? Ha? Hindi ka namin nahawa ang Gago! Huwag kang magsalita! Huwag kang magsalita, Chong! Sa ikapitong pahina, DC Clan kontra sa Plea Entertainment. Sa pagkakaalam ko, nag-umpisa yung beef nila noong dinamay ni Shea si Target sa laban nila ni Andy G. At makikita sa likod ni Shea na tumatawa si Harlem. Pero dinamay din naman ni Andy G si Harlem nung gabi na to. At wala sa eksena yung kasama mo si Target, yung mama na pangit. Tama! O bakit? Yo! At pag-uwi mo sa bahay, isama si Harlem. Ipahasa mo yung baba mo ng lalong tumalim. Time! At sa Ahon 2 event ay nagtagpo na nga ang landas ng dalawang grupo. Target kontra kay One Lazy at Harlem laban naman kay Andy G. Andito na sa eksena ang kagrupo kong si Target. Yung tinawag niya na pangit. O bakit? Nung kinumpronta kay sa Tectonics, lahat kayo nagsibait. Baka naman siguro meron dyan kahit isa na mas magaling pa sa'yo. Tumayo kayo dito. Ayun. Yun! Okay! At ang dugo mo babahayan bago mo ako malatayan. At kung DC Clan Traidor, matagal na kayong pinaglamayan. Nakalista naman sa pang-8 ang Ruffian versus Harlem. Sa round 2 ni Harlem ay may pangyayari doon na ginaya niya yung ginawang pagtapik ni Akata kay Ruffian. At noong round na ni Ruffian ay niribat niya to kasabay ng ganti ng pagtapik o pagpalo. At hindi nga ito nagustuhan ni Harlem kaya nagkaroon ng saglit na tensyon sa kanilang dalawa. Pero hindi naman to lumala at sa huli, si Harlem pa yung unang lumapit kay Ruffian para kamayan at i-congrats. Pinalo pa ako sa puwet! Astang magulang, ginawa ni Nico yan! Pag ikaw pinalo ko sa puwet, kanino ka lang? Come on, man! Don't touch me, man! Kasi ikaw nang gumamit. Hindi mo din naman. Unprofessional bullshit ang puta. Let's go. Fuck you. Papabata sa'yo. Hindi naman papabata. Let's go. Sa pang-siyam, Abra Apex kontra kay Chris Delano at Ice Rox. Umpisa pa lang ng laban, mainit na agad ang mga kaganapan. Palitan ng banggaan sa isa't isa at gigil na ini-spit ang bawat bara sa mukha ng kalaban. At kanya-kanyang distract, parehas pa nga silang nabigyan ng penalty. Mula umpisa hanggang dulo ay naging intense ang buong battle at bukod pa dun, sobrang dikit din ang naging laban nila kaya isa rin yon sa nagpahirap sa mga hurado. Sa number 10, Shea is Maglas laban kila Frust at Elvis. Naganap ito sa second round ng pinakaunang 2x2 tournament. At ganun din ang naging senaryo kapag round ng Team FE nandidistract ang Team SS at kapag round naman nila Shea is Maglas, sila Frust at Elvis naman ang nandidistract. Pero pagtapos naman ng battle, kita na magkakaibigan sila at walang personalan sa itaas ng entablado. Para naman sa number 11, Batas versus Price Tag. Price Tag with undefeated record kaya naman nag-aabang talaga yung mga tao sa laban niya. Kumbaga, nag-aabang yung mga taga-subaybay kung may makakatalo ba sa kanya. Parang may weather moves talaga. Sa kabilang banda naman, Batas, back-to-back champion at kilala na hindi nagpapabata sa entablado. Parehas may nakatayang record at inaasahan na magiging dikdikan ang laban na to. At ganun nga nangyari, naging mainit ang sagupaan nila. Utak mo kumantot ng MILF, utak ko malang MILF. Kakantutin ko yung nanay ng anak mo sa harapan niya para alam niya na dapat sa'yo siya magmana. At, oh bakit? Ano? Sobrang dikit ng naging laban nila pero sa huli, si Price Tag ang nagwagi at umuwi nang wala pa ring talo. I'm the best! Still undefeated! Who's next? Nakalista naman sa number 12 ang Looney Abra kontra kay Shea at Smaglas.
Ito ang most viewed battle sa Flip Top at walang duda kung bakit. Apat ba naman sa pinakamaiinit na pangalan noong mga panahon na to ang nagtapat sa semifinals ng tournament. Parehong nagsumika para umabot sa semis kaya naman paniguradong walang sasayangin pagkakataon ang bawat isa sa kanila. Mainit ang tingin ng mga tao sa matchup na to at yun din ang init ng dalawang team sa taas ng entablado. Hindi maiwasan ang distrakan at banggaan habang nag-i-spit. Sa huli, sila Shea at Smuglass ang nanalo sa labanan pero grabing performance pa rin yung ipinakita ni Looney at Abra. Kaya naman hanggang ngayon ay nananatili itong most viewed battle sa Flip Top. Panglabing tatlo, Lanceta laban kay Liljan. Sobrang classic ng laban na to, lyrical versus comedian. Pero bukod sa style clash, ito rin yung kainitan ng Alma Letra kontra sa 3GS at balibalita pa nga na nagkahamunan pa sa labas pagtapos ng event na to. Parehas pa usbong ang karir ng bawat isa at idagdag pa natin dito yung alitan ng dalawang grupo kaya hindi maiiwasan na ganong kainit ang naging laban. Ano? Ano? Utang ina nyo! Ang aangas! Utang ina kahit mamaya 3GS, Alma Letra, suntukan tayo sa labas! Bakit, o diba, mga kabalin, nasaksihan nyo mismo na ang lansetang to, mapuron na patalim. Di ko kailangan ng paliwanag mo, men, kapag ang paningin ko nagdilim. At rest in peace kay Liljan, hindi namin malilimutan yung mga magagandang performance na iniwan mo. Sa number 14, Aklas versus Price Tag. Parehong undefeated noong mga panahon na to at parehong ayaw madungisan ang record. Sigawan at dikdikan talaga at kita nyo naman kung gaano kagigil ang bawat isa. Ultimo nga yung mga kagrupo na nanonood ay nadamay. Anong sinasabi mong papahila? Papahila-hila-hila mo kami dito, murder death kill. Baka kayo, tanginan, dalawa nga lang dumating sa mga kagrupo mo. Natakot sila lahat sa akin, ganun akong alakas. Putangin na mo, pinapako yung panila ako, tingnan mo. Napipingo na ang gago. Uyon! Uwe! Provincianong gangster! At para sa number 15 at huli sa ating listahan, Price Tag versus Makagago. Sunugan bad blood at inabangan talaga ng marami ang battle na to. The most hated villain si Price Tag noong mga panahon na to laban sa kahit sino kukupalin na si Makagago. Astig din dahil noong mga panahon na to ay kontrabida laban sa kontrabida ang laban. Pero sa pagkakataon na to ay naging bida para sa atin si Price Tag dahil ipinagtanggol niya ang hip hop mula sa panggagago o pangtotrol ni Makagago. Naging mainit ang laban dahil alam natin na gigil si Price Tag na maibawi ang hip hop tapos sobrang lakas pa mang asar ni Makagago. Isa pa sa nagpadagdag ng intense sa gabi na to ay noong sinimula na ni MG mang damay ng kung sino-sino na lang na nasa venue na pwede niyang tirahin o may beep sa kanya. Hanggang sa umabot pa nga sa hindi na nakapagtimpe ang isa sa mga nanonood na si OG Sacred at binigyan ng isa si Makagago bago ito tuluyang bumaba ng stage. Yo, check! Gusto mo bang magkaroon ng up to 7,000 pesos at kumita ng limpak-limpak na salapi? Kung oo, saktong-sakto ang 1x bet para sa'yo. Click mo lang yung link na nakapin sa comment section at mag-register gamit ang promo code na TB Lopez. Pwede kang tumaya sa NBA, PBA, MPBL, UFC, boxing at marami pang sports na makikita sa 1xBet. At sa unang deposito mo, maaari ka makakuha ng bonus na up to 7,000 pesos. Madali lang din mag-deposit at mag-withdraw dahil available dito ang GCash, PayMaya at CryptoCoin. Kaya tara, sabay-sabay tayong pumera sa 1xBet.